Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinag-usapan po natin yung campaign gimmicks ng mga Dilawans na para silang mga nabuangs. Kaya sigurado ako na sablay na naman. Kasi guys, literal po talaga na mukhang timang sila dun sa mga pinagagawa nila sa video na yun. Muktang lang eh. So mamaya po sa finale topic natin sa video na to mga idol, ipag-uusapan naman po natin ang paglaban ni Carlo Nograles kay former President Duterte sa pagka-alkalde sa Davao City mga idol. But for now, pag-uusapan po muna natin ang balitang ito na parang may sumasabotahe sa pagtakbo ni Pastor Kibuloy sa pagka-senador, no? Tara guys, panoorin po natin mga idol. Kung talagang naging napakatahimik, kakaiba ang pangyayari ito sapagkat kung ikukumpara ng mga nakaraang filing natin ng candidacy. Ang OA naman ni Boss. Ano naman pinagkaiba ng filing ng COC ngayon kumpara sa mga nagtaang filing ng COC? Peaceful naman talaga lagi ang pag-file ng COC, di ba? Pero ang pinagkaiba nga lang ngayon, makulay po talaga at puno ng comedy. Katulad na lang nung pag-file ni Diwata ng COC for vendors party list, di ba? Siyempre, nandiyan din si na Rosmar at yung iba pang mga vloggers, di ba? Doon pa lang, sobrang sena eh. Kaya, oo nga naman. True, kakaiba nga ang filing ng COC ngayon. Ang daming baliw eh. Matagumpay at payapa, ganito inilarawan ng Commission on Elections ang walong araw na paghaha... Oh, anak nun to, kasi Bicoy to ah. Ang ginagawa ni Bicoy dyan? What the F, man? Nag-file for Senator ang buwisit. Ayun ang certificate of candidate. Yeah! Yan, si Rodante Marcoleta, iboboto ko yan, guys. Wow! The COC na mga nais tumakbo sa 2025 national and local... Oh, si Abalos yun ah. Nako, pag pinalad yan mga idol, may tagapag-imbestiga na po tayo ng mga deepfake videos gamit ang tenga ng mga personalidad. Actions. Sa pagtatapos ng COC filing kahapon, umabot sa kabuuang 43,033 aspirants na individual. Grabe no? Parang ispagetting pababa ng pababa ang bilang ng mga nag-file ng COC ah. Nakakawalang gana naman talaga kasing tumakbo, lalo kung namamanipula naman ang resulta ng eleksyon. Tama. Di ba? Sino maganahan dun? At grupo ang nagpahayag na nais makilahok sa darating na halalan. Mababa ito kaysa bilang na 44,801 noong 2019 midterm polls at 47,583 noong 2022 elections. Sa datos ng Kamalek, 184 aspirants ang para at 190 naman sa party list group. Eh grabe no? 184 ang nag-file for senators tapos 12 lang ang makakapasok. Pucha, good luck. Sa party list, 190 naman ang nagpasa pero iilan lang din ang makakapasok dyan. Kaya good luck na lang din sa lahat, no? Organization. Dagdag pa ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, pinakamarami sa mga naghain ng kandidatura ay mga lalaki na nasa 33,652. At ang kababaihan ay 9,381. Lumalabas po, yung nag-file na 33,652 ay 78.20%. Inuulit ko po, 78.20% ng lahat na nag-file ng Certificates of Candidacies. At sa ang kababaihan naman ay 21.80% doon sa 9,381. Sa mahigit 43,000 na naghain ng COC, 18,280 lamang na bakanting posisyon ang kanilang kupunan. Matapos ang COC filing, sinimulan na lang ngayong araw ang proseso para masala ang mga tumakbong aspirant at unahin nila ang mga tinatawag na nuisance aspirant. Nako, nuisance aspirants. Nako, malamang yung ibang mga nagpasang vloggers matamaan dito. Maaaring ihain ang isang petisyon para ideklarang nuisance ang isang kumakandidato limang araw pagkatapos na makapaghain ng kanyang COC. Sa ilalim ng Comelec Rules of Procedure, may tuturing na nuisance kung ang layo ng pagtakbo ay upang kutsain o guluhin ang proseso ng eleksyon, ulituhin ang mga botante o kaya hindi tunay o sinserong kumakandidato. To me, it's really... Oh, ganun pala yun. Okay. So, pwede palang matawag na nuisance candidate si Diwata. Kasi parang di siya seryoso eh, no? Baka naman biglang magluto yan ng pare sa kamera kapag nanalo yan, no? Joke lang. Peace tayo, Boss Diwata. More seriousness to serve and hold public office. At kung paano yung seriousness na yun, hindi mo makikita sa isang pagkakataon na filayin mo lang ang candidacy. You have to have a background checking of the candidate. Yun ang dapat ginagawa din ng aming law department. Yes, you should.
kailangan talaga i-background check nyo ang mga tumatakbo. Pero ano pong relevance ng background check nyo kung may mga nagpa-file naman na may mga kaso? Yung iba convicted pa. Yung iba nasa kulungan pa. Nakakatakbo pa rin, di ba? So what's the point of that background check? Kung yung mga taong nabanggit ko na may mga bad record sa community o sa gobyerno, eh nakakatakbo pa rin. Di ba? Tama. So para saan ang background check nyo? Para makita lang ang sincerity? Ano yun? Ambot sa imo, sir. Paliwanag ni Garcia, maingat sila sa pagdeklarang nuisance sa isang aspirant. Dilinaw din ito na hindi batayan ang kawalan ng financial capacity o pondo para sabihin nuisance ang isang kumakandidato dahil wala naman sa requirement na kailangang mayaman ito. Tama. Correct. Pero marami po silang ginagawang nuisance candidate. Lalo yung mga tao na hindi kilala. Inu-nuisance nila yan. Ustahan tayo, guys. Katulad na lang ni Rastaman, di ba? Pucha, seryoso naman yung tao kahit mukhang hindi, di ba? Kaya dapat, patakbuhin nyo yun. Pucha, ibuboto ko yun eh. Charing. Ang hulugan na ang suot na damit ay simple lang, payak. O sabihin mo lang nakatsineras, tinanong pa nga kami kung pwedeng payagan na nakatsineras pumasok. Eh wala naman nakalagay sa konstitusyon na bawal nakatsineras, wala nakalagay na dapat eh nakatisat lamang or what, para magpahal ng candidacy. Tama. Meaning lahat may karapatan tumakbo sa kahit na anong posisyon ang gustuhin ng kahit na sino. Tama. Okay, malinaw yun guys ha. Kahit na taong grasa pa. Dagdag pa ng komisyon, hindi rin pwedeng batayan ay deklarang nuisance ang isang kandidato kapag wala siyang political party na kinabibilangan o kaya hindi kilala o sikat. Aba natural! Pero ang alam ko talaga, may mga dinedeklarang nuisance candidates tong mga to. Lalo na pag hindi sikat eh. Abangan nyo guys, marami yan. Sigurado ako. Ng COMELEC na marisolba ang lahat ng nuisance cases sa susunod na buwan. Samantala, inihayag ng COMELEC na may dalawang grupo o paksyon ng Workers and Peasant Party o WPP ang nagsumite sa kanila ng authorized signatories. Isa sa grupong ito ay tumakbo si KOJC leader Apollo Quibuloy. Dalawa po ang natanggap namin na authorized signatory. Isang Tolentino wing at isang Arias wing. Base po sa aming pagkakatingin, yung binabanggit niyo pong personalidad, ang kanya pong certificate of nomination ay firmado ni Mark Christopher Tolentino. Bakit dalawa yung nag-submit, di ba? Ano yun? Plano ba nilang isabotahe ang pagtakbo ni Pastor Quibuloy for senator? Pero mukhang may remedy naman dito ang COMELEC, kaya okay lang. Sabi ng Arias Wing sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Attorney Sunny Matula na hindi nila inendorso o wala silang binigay na Certificate of Nomination and Acceptance o CONA kay Quibuloy. Sabi ni Chairman Garcia, re-resolbahin muna nila kung sino talaga sa dalawang grupo ang may karapatan na mag-issue ng CONA. Alam nyo guys, ang gulo pa ganun eh no? Wala bang coordination sa isa't isa yung dalawang nagpasa na yon para magsabay talaga sila? Di ba dapat isa lang ang magsasubmit para hindi magulo? Di ba? Ano ba yun? Kari na ito sa kaso ng PDP Laban kung saan ang grupo nila dating Pangulong Rodrigo Duterte o Pussy Wing ang kinilala na lehitimong grupo. Hinihintay ng komisyon na may maghain sa kanilang petisyon na posibleng ipakansela ang isang signatory na naisumite sa kanila. Yeps, dapat lang talagang ipakansela yung isa. Kasi nagmumukhang sinasabotahe ang pagtakbo ni Pastor Quibuloy talaga. Di ba? Ano ba yun? Kapag ka po mali yung CONA, then therefore independent candidate, yung isang kandidato. Yun po yung magiging rule natin. So, tingnan po natin, piniverify lang namin kung sino talaga yung authorized signatories. Tama. So, okay pa rin naman pala, kahit na ganun ang nangyari. Yeah! Alam nyo guys, nakakatawa ang sistema ng COMELEC na siyang nagsasagawa ng botohan every election. Alam nyo kung bakit? Kasi parang lumalabas na may control ang gobyerno sa COMELEC every election, eh, no? Alam nyo kung bakit? Siyempre, binabudgetan po ng national government ang COMELEC. So sa madaling salita, hawak ng Philippine government ang COMELEC. Pero sinasabi ng COMELEC na independent body daw po sila. Non-partisan daw sila. Pucha naman, kailan pa kayo naging independent body kung nanggagaling sa national government ang budget nyo yearly? Tama. Diba? So meaning there's a possibility. I'm not saying na totoo itong sabihin ko, okay? But there's a possibility na may control ang national government sa COMELEC at sa election results nito. So dapat po, literal na independent dapat ang COMELEC o ang ahensya na mangangasiwa ng botohan every election. Tama. It should be funded by the people, not
by the national government. Kasi magmumukhang may control ang gobyerno sa magiging resulta ng kada halalan sa Pilipinas. Di ba mga idol? At ngayon naman mga idol, magla-live commentin po tayo sa mga bira ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema kay PBBM mga idol. Watch. Magandang hapon sa inyo. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Oh guys, Duterte Youth Party List. Okay? Alam nyo na ha? Hindi ko na kayo bobulahin. Isang linggo na kayo dito binobola ng iba't ibang kandidato. Totoo. Iba, kontraktor. Teka lang, legal bang tumakbo ang mga kontraktor? Lalo yung merong mga existing na kontrata sa gobyerno? Oh no! No? Iba, artista. Uh-huh. Madami yan. Yung ginagamit ng kasikatan sa showbiz, sa politika. Iba, influencer. Uh-huh. True. New breed of candidates yung mga yan, boss. Iba, baliw. Sino kaya yung baliw na tinutukoy ni Sir Cardema, no? Pero marami yan. Siyempre yung mga Dilawans, numero uno yan. Basta yung grupo ng mga Dilawans at Pinklawans, certified na baliw po yung mga yan. Gana lang ang ginawa nila sa last video nila, di ba? Muktang lang, eh, no? Iba, kung ano lang ang pinapangarap, maurakot sa Kongreso. Shoutout sa mga buwaboy sa kamera. Kami po sa Duterte Youth Party List, kasama ko ang aming nominees. Ang masabi ko sa inyo, hindi na namin kailangan mangako. Iba, ginawa na namin sa Kongreso. Kay Congresswoman Cardema, in 28 years, siya ang kauna-unahang kongresista na nagbalik ng anti-NPA, anti-subversion bill sa Kongreso. Mm-hmm. Para ang inyong mga anak, apo, pamangkin ay hindi ma-recruit ng mga makakaliwang grupo sa kanilang paaralan at sa inyong komunidad. Wow! Sana nga po sinusunod yan, boss. Para maging safe ang mga anak nating lahat sa recruitment ng NPA sa mga state universities. Di ba? Yeah! Ngayong kongresong ito, si Congresswoman Cardema uli, ang kauna-unang kongresista na nagbalik ng death penalty bill. Yan talaga ang dapat, boss. Yan po talaga ang dapat na ibalik, yung death penalty na yan. Yeah! Hindi yung kalokohan ang death penalty bill lang, ha? Nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, merong nag-attempt magbalik ng death penalty for drugs alone. Kasi yung presidente anti-drugs, para sumipsip ba? Ang death penalty bill ng Duterte Youth Party List ay sinasama na lahat ng ayaw nyo sa ating lipunan. Hippies, yeah! mamamataw, kidnappers, traffickers, heinous criminals, and plunderers. Tama, di ba? Yan po talaga ang dapat na death penalty mga idol. Yung kasama na lahat, pero mukhang malabong maipasa yan, boss. Kasi pag naipasa yan, ubos silang lahat sa gobyerno. Sigurado yan. Walang mag-a-attempt ng iba sa Kongreso at Senado. Tayo lang sa Duterte Youth Party List ang nagpasa niyan, ang nag-file niyan sa Kongreso. Totoo yan mga idol. Kaso walang pumansin. Kasi alam ng mga plunderer sa gobyerno na yan po ang pipigil sa corrupt practices nila. Kaya di talaga nila yan ipapasa. And that is a bad news for us. Bakit natin ginagawa yon? Naniniwala tayo yun ang gusto ng taong bayan. Correct. Ang Duterte Youth Party List, siya lang rin ang sumama kay President Gloria Arroyo at kay Congressman Pulong Duterte. Mm-hmm. Sa pagboto sa SMNI, isa niyong kasamang news outlet. Nice. Finally, ang masabi ko sa inyo, ang ating nominees ay mga tunay galing sa UP, sa PMA, PNPA, Philippine Science High School. Hindi lang yung nagtaas ng placard at natawag na youth leader. Mm-hmm. Ang ating mga kasamaan dito, kaklase ng mga tinyente ng pulis at sundalo, kaya alam nila kung anong pakiramdam ng mga sundalo na ayaw sa peace talk at gusto matapos na ang laban sa NPA. Muli! Mula po sa Duterte Youth Party List, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity ito. Okay, salamat po. Nice, nice. Alam nyo guys, binoto ko to noon, iboboto ko to ulit ngayon mga idol. At sana po iboto nyo rin. Okay ba? Yeah! Tanong po for the media. Meron po magtatanong? Dwight? Wala yata. Gene.com. Sir? Si Gene po. Sir, can you just list Dwight, your enumerator nominees? Congresswoman Cardema, who is a reservist officer,
Vice Chair of Defense in Congress and is from UP. Ron Bawalan, who is from the Philippine Military Academy. Berlin Lingua, who is from the Philippine National Police Academy. Bea Lapitan, who is from the Philippine Science High School, and others. Madami. Wow! Nice. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang mga nominees ng Duterte Youth Party List, mga idol. That's good. Ang masabi ko sa inyo, yung iba nagtaas lang ng placard, youth leader na yung tawag. And alam nyo naman kung sinong kalaban naming youth group sa Kongreso at kung sinong, kung kanino sila nagsaside. Kami, nagsaside kami sa ating mga tropa ng gobyerno against youth recruitment ng NPA. And to proudly tell you, we are siding with President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Yes, you should. Tama. Dahil dala nyo ang pangalang Duterte. Kaya tama lang talaga yun, boss. Kaya nga ako natanggal sa National Youth Commission eh. Kahit fixed term ako. Dahil sumama ako kay Vice President Sara Duterte sa kanyang budget hearing. After 2 days, pinalitan na ako. Oh, imagine. No. Imagine that, di ba? Naktanto ko ah. That, fixed term, pero tinanggal sa gobyerno, di ba? John? Sir, good afternoon. Masama po sir loob nyo kay President Marcos na natanggal kayo. Anak na. Putragista question yan, no? Ang cute eh. Ikaw kaya ang tanggalin ng ninong mo sa isang organisasyon na magkakasama kayo. Anong mararamdaman mo? No? Taragista journalist na nagtanong yan. Parang nang-aasar pa yung pagkakatanong niya, no? Masama ba ang loob mo, sir, kay President Marcos? Buset na yan. Alam nyo, hindi ako galit sa ninong ko, Bongbong Marcos. Mm-hmm. Naintindihan ko yung politika sa bansa. Pero masabi ko sa inyo, mula UP Diliman, nung ROTC Corps Commander ako sa UP, Marcos loyalist kami ni Congresswoman Cardema. Mm-hmm. OMG. So meaning, isa rin sa mga nabudol to si Sir Cardema, mga idol. Oh no! My God. Well, welcome to the club ng mga nabudol ni Bangag, sir. Head ako ng UP Vanguard Fraternity, UP ROTC, and senior brad namin si Ferdinand Marcos. Kaya sa kakaunting Marcos loyalist sa UP, kami na yon. Mm-hmm. Pucha, antindi no? Kabrad niya pa pala si Bangag. My God. Youth leader na Marcos loyalist. Pangalawa, noong 2016, talaga nagkampanya kami for Bongbong Marcos. And natalo si Senator Bongbong Marcos. Ako, na-appoint ako sa National Youth Commission ni Pangulong Rodrigo Duterte simula 2017 hanggang 2021. Lahat ng activities namin sa National Youth Commission, talagang ang guest of honor si dating Senador Bongbong Marcos. Mm-hmm. Wow. Listen up mga kapatids, nagsalita na rin si Sir Cardema sa wakas. Makinig kayo sa mga revelasyon niya. Game. Tanong ko na lang sa idol ko na hindi nakaupo bilang Vice President. Imagine that, no? Idol niya pa pala si Bangag, no? Ang sakit nun, idol. Tinanggal ka sa National Youth Commission tapos nabudol ka pa. Damn. I feel the pain, sir. Umatin kami ng lahat ng patawag nila. Dinner, Christmas parties. And maalala ko, yung kaisa-isang Christmas party nila during pandemic, isa lang congressman ang umaten. Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema and our family. Mm-hmm. So ibig sabihin, malapit na kaibigan pa pala ni Bangag to, sina Sir Cardema, no? Noong 2021, dahil kinakapatid ko si Sandro, Duterte Youth Party List allocated our assistance funds to Ilocos Norte para tulungan si Sandro. My God. Imagine that, no? Damn. Talagang Marcos loyalist kami. Nangangampanya kami and lahat ng effort ginawa namin dahil naniniwala kami kay dating kay Senador Bongbong Marcos at kay Pangulong Rodrigo Duterte. From 2016 to 2022, ang ating gobyerno ay full of appointees ng Pangulong Duterte na Duterte Cayetano. Noong 2016, Duterte Marcos talaga kami. Mm-hmm. Yep, it's true. Marami talagang Duterte Marcos noon, nung di pa alam ng lahat na budul-budul man si Bangag. So masabi ko sa inyo, yung pakiramdam namin nung tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos. Yep, sobrang sakit noon sir. Kasi una, full support ka kay Bangag. Pangalawa,
naging ninong mo pa pala si Bangag. Pangatlo, family friend kayo. Pang-apat, edi close pala kayo sa Marcos family. Tapos binalahura ka lang, no? Malamang wala sa bokabularyo ni Bangag ang depth of gratitude, no? How sad. Sa tingin ko sa buong gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ako lang yung nakikipag-away sa mga makakaliwang kongresista. Yes, you should. Kasi anti-pulahan tayong lahat eh. Kaya dapat lang talaga nakalabanin natin at tutulan po natin sila, sir. Lahat ng kaya ko itulong mula National Youth Commission, itinulong ko sa aking idol, sa aking ninong, Bongbong Marcos. Mm-hmm. Ouch. Hindi ko naisip na yung magtatanggal pa pala sa akin sa NYC nung naupo na ay si Pangulong Bongbong Marcos. To think na he is the author of the NYC law. Mm-hmm. Siya yung naglagay ng fixed term provision sa NYC law. For 28 years, walang presidente na umupo ang nag-attempt na palitan yung mga opisyal ng NYC dahil mayroong fixed term provision ang NYC law ni Congressman Bongbong Marcos. Pucha, matindi pala talaga si Bangag Boss, no? Kung ganun. History pala kayo kung ganun. Kauna-unahang presidente na nagtanggal ng opisyal ng NYC at kauna-unahang opisyal na tinanggal ng presidente na may fixed term sa NYC or National Youth Commission. Oh, no. Grabe, no? History yun, boss. Ang kauna-unahang nag-violate ng batas ni Bongbong Marcos ay si Bongbong Marcos. Oh my God. What the F, diba? Imagine that. Sarili niyang batas ang binayolate niya at sa close friend niya pa. Ganyang kabalahura si Bangag, mga idol. Ang lupit, diba? To think, napaalis na ako in 3 months time after paglilingkod ng 6 na taon sa National Youth Commission, wala kayong mahahanap kahit bahid ng korupsyon kahit piso sa NYC. Imagine that kind of attitude, di Bangag, no? Grabe. After what he did, yun ang isusukli sa kanya. What the F, di ba? Naibalik natin ang sangguniang kabataan noong 2018. Minobilize natin lahat ng youth leaders ng bansa, Boy Scout, Girl Scout, CAT, ROTC, kadete ng lahat ng academies para sa nation building. Humina yung youth recruitment ng NPA sa 5 taon ni Pangulong Duterte. Mula 89 guerrilla fronts, 7 na lang ngayon. Wala na yung mga balangay. Wow. Good to know that, boss. Saludo po ako sa inyo. Nag-contribute tayo. Nag-extra effort tayo para sa nation building at paglaban sa NPA. Yun ang aking overtime job sa NYC. Anong binigay sa akin after 6 years of good service sa National Youth Commission na yun yung ahensya na ipinantulong ko kay Senador Bongbong Marcos? My God. What the F? Grabe pala talaga si Bangag, no? Grabe tong revelasyon na to, guys. Tinanggal ako. 3 months paalis na ako. Wala man lang pasabi. Sana ako sinabihan ako, Ronald, mag-resign ka na kasi Duterte ka. Okay lang. I will abide by the guidance of President Marcos. Hindi, nalaman ko na lang sa balita, pinalitan ako. In violation of his own law. Kaya masabi ko dyan, kung kayang baliwalain, labagin ng Pangulong Bongbong Marcos yung kaisa-isa niyang sikat na batas, NYC law, what more for other laws and rights of the Filipino people? Tama. Oh, tragis na yan. So meaning, si Bangag pala talaga ang pinaka-worst balahura at pinaka-pangit na naging presidente ng Pilipinas, mga idol. Well said. At the right place at the right time, sir. Saludo ako sa iyo. Yan masabi ko, yun ang saloobin ko na hindi ko nasabi. Kung ano yung itinulong ko kay Pangulong Bongbong Marcos nang walang kapalit mula National Youth Commission, mga youth events namin, siya ginagawa namin bisita, pinagmamalaki namin siya, siya pa pala yung tatanggal sa akin. Ako naniniwala, madami lang nagsulsol kay Pangulong Bongbong Marcos at siguro bilang presidente, busy na siya sa napakaraming problema ng bansa. Sabay kambyo eh, no? Well, kung iisipin natin na wala siyang sariling utak, well, that would make sense. Pero hindi eh. Baka nga napag-isipan niyang tanggalin ka nung mga oras na lumilipad siya sa alapaap eh, no?
Siguro naman, nag-gets nyo yung sinasabi ko, no? Nasa Alapa app siya nun doy. Patanggalin ko si Cardema, pare. Duterte yun eh. Parang ganun eh, no? Pero sana man lang, pinag-resign na lang ako. Hindi yung nag-violate pa ng batas, di ba? Tama. Wala eh. Walang hiya eh. One last quick question. Miss Bless from Business Mirror. Go ahead, Tia. Hello, good afternoon. Gusto ko lang tanongin na if mabigyan ulit kayo ng another term sa House, do you think makaka-affect yung pagiging Duterte supporter nyo sa pakikipag-work sa Marcos admin given na may alitan sila recently? Wow! Yun! Salamat naman at merong nag-question na may katuturan, no? Akala ko lahat ng mga journalist na nagtatanong sa mga press con eh puro mga bugok na eh. Thank you. Ako, sa tingin ko, pag ibinoto ka ng taong bayan, ang gusto mong kakampi ay yung taong bayan. Hindi Correct. Ka boses ng nakaupong Pangulo. Tama. Pangalawa, kami, talaga naninindigan kami kay Pangulong Rodrigo Duterte. Inaantay nga namin mag-file. Kung pwede pa, Senator bukas eh. Again, you guys should do that. Tama. Dahil dala nyo ang pangalan Duterte eh. Alam nga namang kalabanin nyo si PRRD. Diba? Nang daladala nyo ang pangalan niya o family name nilang Duterte sa party list nyo, diba? Ang pangit naman ng ganun. So, dapat talaga ganun talaga, guys. Dapat talaga ganun talaga yung mindset ninyo dyan sa party list na yan. Siyempre, Duterte Youth party list niya eh. Diba? Yeah! Kasi kami naniniwala, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nilabanan niya lahat ng kriminal, ng mga teroristang NPA at mga kalaban ng gobyerno. And True. We benefited from that. Ngayon, nagbalik ka na yung mga kriminal. Drug lord, gusto maging mayor. Yep, only in the Philippines, boss. Yung mga napapatay, nakikidnap na bata, wala pa rin nagsasalita. Hanggang ngayon, ang dami nyo nakikita sa social media. Ang dami nyo binotong boses ng bayan sa Kongreso at sa Senado. Wala man lang isang nagsasalita tungkol sa korupsyon, tungkol sa mga nawawalang bata, tungkol sa pagkalat uli ng droga. Duterte Youth Party List, ibinabalik ang death penalty para sa kanilang lahat. Wow! Nindigan para kay Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Yeah! Good, good, very good, boss. So nasaksihan natin lahat mga idol ang revelasyon ni Chairman Cardema tungkol sa presidente natin na walang kwenta at wala po ata sa bokabularyo niya ang salitang utang na loob. Tama. So now we know, mga idol. Salamat, Boss Cardema, sa mga banat mo kay Bangag. Okay? So ngayon naman, mga idol, itatakil na po natin ang issue tungkol sa Duterte versus Nograles sa pagka-alkalde sa Davao City, mga idol. Let's go! Yes, I filed my certificate of candidacy para makahatag kita. Mm-hmm. Ah, okay. So nag-file daw po si Carlo Nograles ng COC para daw makabigay daw ng choice sa Davao? Bakit pa? Kung ang mga Duterte ay nandiyan naman na. Tama. Diba? Why? Choice sa Davao. Bigyan ng mapagpipilian ang mga Davaoenyo. Ito ang nagtula kay dating Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles. Mm-hmm. Well again, bakit pa? Diba? Kung nandiyan naman ang mga Dutertes na nangangalaga sa Davao City ng matagal na panahon at subok na. Tama. Diba? Para tumakbo sa mayoralty race sa Davao City. Aminado ang opisyal na mabigat ang susuungin nitong laban sa 2025 local elections. Totoo. Ikaw ba naman, bangkain mo ba naman ang legend na sa public service eh, ewan ko lang kung maging madali yung papasukin mo, boss. Good luck. Lalo't ang makakatunggalin niya ay ang patriarka ng mga Duterte na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin lang, tingin proseso bining decision. Taghan ang nag Wow. Marami naman palang sumusuporta. Marami nagtitext, no? Aba, oo naman. Malamang kamag-anak niya. Alam niyo guys, may laban po itong sinugrales kay PRRD kung 90% ng population ng Davao City ay kamag-anak niya. Pero kung hindi, good luck sa'yo. Suporta tagana ng text. It was not an easy decision. Maraming sumusuporta, maraming nag-convince sa atin.
Yeah, malamang kamag-anak niya yun, mga nag-convince sa kanya. Siyempre, pag more than one daw ang bilang, marami na yun mga idol. Oo, nag-convince sa kanya malamang nanay niya, tatay niya, saka mga kapatid niya kung meron, saka jowa niya kung meron din, di ba? Well, more than one naman sila. Kaya marami-rami na rin po talaga yun mga idol. Para makahatag ng Troy sa Davao, para makahatag ng chance sa Davao, para tunay mapilian ng mga Davao. Again, kung subok na ang mga Dabawenyos. Again, kung subok na ng mga Dabawenyos ang leadership ng mga Dutertes, bakit pa sila maghahanap ng iba, 'di ba? E di, Duterte na lang forever, 'di ba? Kabilang sa plataporma ni Nograles ay ang pagsasaayos ng drainage system ng Davao na matagal na ani ang problema ng lungsod na mangangailangan din umano ng tulong mula sa national. Wow, mukhang matindi ang plataforma nito mga idol. Drainage system ng Davao. Alam nyo, sakaling manalo to sa pagka-mayor ng Davao, masisira lahat ng mga gandang bagay na nagawa ni Mayor Duterte dyan sa Davao. Ako na magsasabi sa inyo. Malamang ihina ang peace and order dyan for sure. Oh, no. So pag nangyari yon, magbabalikan ng mga durugista at mga kriminal dyan for sure. Kaya kung ako sa mga taga-Davao, mag-Duterte na lang po kayo mga idol. Tama. Kasama rin ni Nograles na naghain ng COC ang kanyang kapatid na si Attorney Migs Nograles. Ay, ito yung nabash ng taong bayan tapos tinawag yung mga trolls, di ba? Oh, sa mga taga-Davao, putya troll po ang tingin sa inyo nito. Okay, kaya mag-isip-isip po kayo mga idol. Natatakbo bilang congresswoman sa 1st District ng Davao na siyang magiging kalaban naman ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Nako, babangga din kay Pulong. Nako, good luck sa'yo, te. Ang running mate naman ni Nograles ay si Councilor Bernie Alag na makakalaban ni Sebastian Baste Duterte sa pagka-vice alcalde. Wala na. Finish na ang election sa Davao City, mga idol. Sa official statement kahapon ni Secretary General ng Hugpong sa Tawong Lungsod o HDL na si Baste Duterte, inalis umano nila si Bernard Alag at iba pang mga kasama nito dahil sa paglabag sa kanilang kasunduan. Itinanggi naman ito ni Councilor Alag dahil kung saan niya siyang umalis sa grupo. Nihawa ko sa Hugpong sa Tawong Lungsod, 2023 pa. Remember, I resigned sa akong mga committees because dili na ko maka-agree. Hindi na kung makauyon the way they run the city. Ah, okay. Sabi mo yan eh. Kwento mo yan eh. Hindi, sakyan ka na lang namin. Di ba? Matagal nang magkatunggali sa politika, sa Davao ang pamilya Duterte at Nograles. Ngunit natapos lamang ito nang magpakita ang mga Nograles ng suporta sa dating pangulo nang tumakbo ito sa 2016 presidential election. At kaya pala naging isa sa mga cabinet secretary ni PRRD itong si Carlo Nograles. No? Okay, got it. Inama ni PRRD si Attorney Nograles sa kanyang gabinete. Sa muling pagharap ng magkaribal na pamilya sa politika sa 2025 local elections, inaasahang magiging mahigpit ang laban. Ngunit sa huli, ang kailangan pa rin manaig ay ang boses ng mga Dabawenyo. Tama. Totoo naman yun, te. Totoo yun. Well, ang masasabi ko lang dito mga idol is okay lang yan. Hayaan po nating tumakbo itong si Carlo Nograles, mga idol. Dahil ayon nga sa report ng video na to, di ba? Noon pa po magkatunggali sa politika ang Duterte at Nograles. So meaning, tuwing halalan, noon pa tinatalo ng mga Duterte ang mga Nograles. So wala na palang bago doon guys. Kaya naman, hayaan na lang po natin na tumakbo si Carlo Nograles para maramdaman niya ang pain of defeat. Natagos sa kaluluwa ang pakiramdam with matching vibration of 100 magnitude. Dito ko napagtanto na hindi pala uso sa mundo ng politika ang depth of gratitude. So paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.